Rap, kayo ba'y may relasyon itong si Mrs. ni David? Opo, ba, mayroon, sir. Sabi ni Mr. mo si David, ang tawag daw ni Kapitan sa'yo, love, as in, mahal. Ganun ba? Totoo ba yun? Oo, ganun po yung tawag niya sa akin. Ano naman ang tawag mo doon kay Kapitan? Parang gumaya na rin ako sa kanya. O gumaya ka rin? Nalaman na, no, Mrs. ko. O pumunta yung asawa ko sa DLD. Tapos yung ano ng DLD, sir, ayusin lang namin yung problema kasi kunti lang daw yan. Hindi kunti yan na nangaagaw ka na ng asawa nitong si David. Pag ito'y nakausap natin si Yusek Dino rito, nakakasuhan ka niyan. Mahal mo pa ba itong misis mo? Sir, mahal na mahal ko po yan, sir. Sandali! Sinumali. Sandali! Ano bang gusto mo? Dagdagan pa natin ang kalbaring niya. Ako po si David Ando. Ako po ay kasalo ko yung nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Ang problema ko po, yung asawa ko po ay ginawang kabit ng barangay captain po doon sa aming lugar. Vulgar po ang kanilang relasyon dahil po nag-leak yung audio conversation nila na nanggaling po sa cellphone ng kapitan po na nakuha ng asawa niya na binigay naman po sa akin dito. At saka yung pagtawag ko po sa kapitan ng video call sa kanya ay umamin po siya sa akin na may relasyon nga sila ng asawa ko. Humihingi po ako ng tulong, serving tool po, para maaksyonan po ang ginawa ng barangay captain po sa pamilya ko. David, paano mo nalaman na may relasyon to? Nandiyan ka lang naman sa Saudi Arabia at nandito naman ang misis mo. Sino ang source mo? Sino ang kumbaga impormante mo? Bali, aksidente pong nakuha yung audio conversation nila ng misis ko ng kapitan. Nakuha ng misis ni kapitan? Opo, tama po. Tapos, ang misis ni kapitan, pinadala sa iyo? Opo, binigay po sa pinsan ko, tapos pinorward po sa akin through email. Anong nilalaman ng pag-uusap ng misis mo at ditong si kapitan? Mayroon po silang relasyon kasi yung tawagan po nila is love. Okay, dahil tinawag ng love, may relasyon na. Doon po sa usapan nila, sinasabi po nila na seryosohin na raw po nilang kanilang relasyon ngayon. Meron ba tayong recording nung seryosohin na natin ang ating relasyon? Meron po ako niyan, audio recording po nila. Pero wala kami. Ikaw lang may hawak niyan. Eh bakit hindi mo binigay sa amin para narinig namin? Hello po. Sinasabi ni David na ikaw raw may relasyon kay Kapitan, na sinabi mo naman sa akin kamakailan, humanghanga ka lang kasi magandang performance ni Cap sa barangay. Tama? Yes po, sir. Okay, pumunta raw si Cap noong panahon ng pagyo. At anong ginawa ni Cap sa bahay ninyo? Sinek lang po kung okay kami. Mm-hmm. Ganun lang po. Si Cap ba'y lumiligaw sa'yo, Leonora? Oh, parang ganun. Sabi ni Mr. mo si David, ang tawag daw ni Kapitan sa'yo, love, as in, mahal. Ganun ba? Totoo ba yun? Oo, ganun po yung tawag niya sa akin. Ano naman ang tawag mo doon kay Kapitan? Parang gumaya na rin ako sa kanya. O gumaya ka rin? Maliwanag po sa audio conversation nila, sinabi ng Kapitan na mas malakas para yung ginawa nila sa Bagyo Cambo kasi sagad sa buto. Mas malakas pang ginawa nila sa Bagyo dahil sa sagad hanggang buto. Ang saya-saya pa nila, sir, nung pinag-usapan nila yung bagay na yan. O di, Leona, ang saya-saya niya waran nila. Sagad hanggang buto, mas malakas pa sa Bagyo ang ginawa rin yung dalawa. Kasi nga po, parang joke-joke lang niya yun. Story rito, Cap, kayo ba'y may relasyon itong si Mrs. ni David? Opo, mayroon, sir. Sa record ninyo, sagad hanggang buto ang relasyon ninyo ni Mrs. Oh, yun, lalo sa record namin. Pero hindi totoo, salita lang. Ano, siyempre, mayroon akong asawa. Nanliligaw ka raw sa misis ni David, totoo ba to? Sa SAP ba? Sa SAP? Yung number. Doon mo nakita sa SAP yung number ni misis, pinuntahan mo si misis? Ay, hindi pa, sir, kasi... Ah, okay. Okay. Ligo-ligo mo na, sir. Tapos, nung nalaman na, no, misis ko, siyempre, nagalit, tapos... Nagbito ko kami nung si David, kasi sa kanila lang, sorry, gusto niya, babae ko niya sa pisto, pagkapitan. Sabi ko, hindi ka basta-basta makapababa sa akin. Hindi naman yan bagay ng barangay at saka pila ng barangay na ninaka ko, mm-hmm. Kinurap ko. Mm-hmm. Personal naman yan. Oh, personal. Nung time na yun, pumunta yung asawa ko sa DILG. Nagsumbong ang misis mo sa DILG laban ako, sa iyo. Oo, oh, ako at saka yung misis. Asawa ni David. Ito ang reklamo ng misis mo sa'yo.
Immorality kasi, ewan ko kung niligawan mo lang o may relasyon na kayo ng asawa ni David. Kaya ka nareklamo ng misis mo mismo sa DILG para mapatanggal ka kasi pwede ka matanggal, immorality. Pag nagreklamo, itong si Mister laban sa'yo. At ang misis mo nagtitistigo sa'yo, delikado ka, matatanggal ka sa pwesto niya. Tapos yung ano ng DILG, sir, ayusin lang namin yung problema kasi kunti lang daw yan. Hindi kunti yan na nangaagaw ka na ng asawa nitong si David. May pagkakulang ka talaga sa sinasabi mo rito. E, paano ka ba naging kapitan? Ikaw, umaaming ka na nga dito na pinakialaman mo ang asawa ni David. Pumunta rin ang asawa kapag kagabi, sir. Inayos naman namin sa problema. Inayos ninyo. So, ang misis mo hindi na magre-reklamo laban sa'yo. Hindi na, sir. Paano naman dito si David? Inagaw mo misis niya. Sir, nga, sabi ko kay David, sir, ba, yung noong nag-video call, sir, sabi ko sa kanya, ayusin mo lang yung pamilya mo at saka promise ko na hindi ko na inulitin hanggang kailan, sir. Dinora, mahal mo si David? Siyempre, asawa ko pa rin yan, sir. Ikaw ba'y nakatira pa sa bahay ninyo o lumayas ka na ba? Saan ka na ba? Wala na po, sir. Kasi pinalis po ako. So pinalayas ka? Bakit ka pinalayas? Anong sinabi ni David sa'yo? Hindi na raw ako kailangan ng mga bata. Saan ka na nakatira ngayon, Leonora? Yung dito po sa bayan. Pero pumupunta sa'yo si Cap pag nalulungkot na si Cap at saka nalulungkot ka? Hindi po. Wala na po kaming contact niya. Ilan bang anak niyo? 3 po. Ilan taon yung panganay? 12 po. Ilan taon yung bunso? 7 po. Ilan taon yung nasa gitna? 10 po. Di mo ba namimiss yung anak mo? Namimiss po. Sabi po ng mga bata, sinabihan raw sila ng papa nila. Huwag na raw nila akong kausapin. Nora, sinasaktan ka ba ni David? Yes po. Gaano katagal ka na sinasaktan ni David? Emotional and physically po. Emotionally, physically. Paano yung emotional ang ginagawa sa'yo? Minumura ka? Yes po. Kami yung pagmumura niya sa akin. Nilalait ako, dinadown ako. Sinasaktan ka nito ni David? Pinagbubuhatan yes, ka ba ng kamay? Sinusuntok. Saan ka sinusuntok? Sa braso po. May galit yan sa akin. Lagi sinasabi, umayas ka dyan, hindi ka namin kailangan, wala kang kang silbi, mga bata, pinapapayaan mo. Mahal mo ba to si David? Yes po. Kahit na sinasaktan ka, kahit na minumura ka? Po, tinitiis ko lang lahat. Tinitiis mo lang. Bakit mo tinitiis sa mga anak mo? Opo. Sobra yan, magalit, mga salita, parang parang hindi ako tao, parang hindi babae. Lagi kang depressed? Yes po. Stress at saka depressed po. Katulog ka ba sa gabi? Hindi po. Hindi po ako makatulog minsan. Susumbong ka ba sa magulang mo? Hindi po. Hindi po nila alam. Sinumbong mo ba si David sa magulang niya? Sinasaktan ka, dinadown ka, minumura ka? Hindi po. Tinatago mo? Walang nakakaalam. Anak ka naman ng tipaklong butangero ka pala eh. Alam mo, isang araw sa kada down-down mo, either mapapatay mo misis mo o ang misis mo magpapatiwakal. Kasi pag galit naman po yung tao, hindi maiwasan magsalita ng masakit po. Pero yung pagkalit po, okay. Lang po din sa kanya. Naintindihan ko yun. Yun na nga ang dahilan eh. Ikaw ba yung nag-aaral, nakapagtapos ng kolehiyo? Opo. Si misis, hindi siya nakapag-aral o pinaaral mo na lang? College level lang. Oo, nakiusap po siya sa akin na magtapos. Tapos yun niya, pinagbigyan ko siya kasi nga, sabi niya sa akin, para naman po sa kinabukasan ng pamilya natin. Pero nakita mo, si misis ba may mahina sa pag-iisip? Hindi naman po sir, kasi matatalino po yan sila magkakapatid sir eh. Bakit kung magagalit ka, nilalait mo raw siya? Yung self-esteem niya, lahat, nasusuntok mo siya sa braso. Hindi po, sir. Sinungaling po yung sinasabi niya, sinusuntok ko. Yung inaamin ko, sir, yung nagawan ko siya ng kamay isang bisis, nung tinapon niya yung laptop, sir, ay yung tablet. Tinapon niya, nasira yung tablet. Hindi ko napigilan na napitigan ko yung braso niya. Yun lang po, sir. Wala nang iba. Dinora, siloso ba ito siya, no? Si David? Yes po, sir. Parang walang tiwala sa akin, gano'n. Ano mga sinasabi niya sa'yo? Na parang bulikat, gano'n. Oo, kasi maraming report sa akin dito. Nakakakus ka pa sa lalaki. Pero pinabayaan ko yan kasi walang ebidensya. Malas mo lang kasi yung ngayon, nagkaroon ako ng ebidensya. David, mahal mo pa ba itong misis mo?
Sir, mahal na mahal ko po yan, sir. Kung mahal na mahal mo, ano itong ginagawa mo ngayon? Mapapatawad mo ba to? Pinatawad na kitaan. Pero sana ipakita mo sa akin na totoong nagbago ka. Kasi masakit din para sa akin na minabaliwala mo rin ako na husband mo. Leonor. Gusto? Gusto mo pa bang bumalik kay David o ayaw mo na? Ayaw ko po. Ayaw mo na? Okay ka na sa ganito? Opo. Okay na rin siya sa ganito, David. Wala ka na magagawa. Okay, Linoy. Ganito ha. Kasi ako talaga, basically, ayoko talaga na nagkakahiwalay ang mag-asawa. Pero alam ko, dahil kumisa nagkakaroon ng ganyang pagkakamali, ang hirap para sabihin natin kung magpapatawad, eh hindi yung full blast na sinasabi na may mga kondisyon. At eventually, pag nandun ka na uli dito sa ganitong klaseng sitwasyon, eh binabalik-balikan. Mm-hmm. Sa akin, kung sasabihin mo, mali rin naman na magsasama kayo dahil sa mga anak nyo. Siguro, pwede, you can be both parents, nanay at tatay ka sa inyong mga anak, pero it doesn't necessarily follow na talagang kinakailangan magkasama kayo dahil kasi ang mangyayari at this point, masyadong may sugat eh. Hindi naman basta-basta talagang ang mga sugat ay naghihilom. So sana magkaroon din ang pagkakataon itong si David na maintindihan at makonsidera yung sitwasyon na ganito na kinakailangan kung magpapatawad ka. Mahal mo yung tao eh. So dapat walang kondisyon kung mamahalin mo. Kung may imperfections na nangyari, dapat i-embrace mo yung imperfections. Pero Lenore, at this point, gusto ko i-debrief ka for reasons na baka mamaya, ngayon mo na sinabing decidido ka nang aalis, pero pagkatapos itong palabas natin, ay sa sobrang ano mo, babalik ka na naman. Tapos, nando ka ulit sa ano. Umiikot ka ulit dito sa ganitong klaseng sitwasyon na paulit-ulit lang yung mangyayari. So, ano talaga ang decision mo? Leonor? Gusto ko po, yung ganito na lang po, hindi na kami magsasama. Tapos gusto ko po sana yung mga bata kasama ko. Okay, paano mo bubuhayin ang mga bata? Hindi po ba pwedeng sustentoan yung mga bata sa papa nila? Pwede naman. Pero ang puto nga dito, kailangan maging maayos ang kasunduan nyo. Kasi kung sasabihin nyo, puro sustento lang naman gagaling sa ama nila, kay David, hindi pa pwedeng ganon. Kasi kinakailangan ng isipin mo rin, hindi dapat aase. Kailangan may kakayahan ka na to go on your own. Pag sinabi mong gusto mong himuyalay, meron kang kakayahan para mag-solo, meron kang kakayahan para alagaan ng mga anak mo. Kung talagang pinapatawad mo yan, siyempre, kailangan, it will take time, Danny. Hindi yun basta-basta yung sabihin mo na abrupt. It will take time. It is talagang an effort also on the part ni Lenore na talagang maiayos niya kung ano man yung mali na nangyari. Bilang isang Seventh-day Adventist, meron silang mga disciplinary actions na yes, talagang makakatulong sa'yo to counsel you on what should be a good husband and at the same time, a responsible one. Okay, siguro ganito na lang siguro. Mahalaga ba sa'yo itong marriage mo na to? Mahalaga po yan, sir. Kaya nga po ako nagsisikap. Mahal mo ba to si Lenora? Mahal po yan, sir. Alam niya mapapatawad mo ba to? Tagal ko na pinatawad yan, sir. Lagi nag-desisyon na siya, sir. Paano yan? Ha? Nag-desisyon na siya na ayaw na. O, nag-desisyon na siya? Oh, Lenora, nag-desisyon ka na? Oo, sir. Okay na talaga. So, ayaw mo na talaga? Sigurado na po. Sigurado ka na. Okay, Elinara, tignan mo, consider mo muna talaga yung sitwasyon. Kahit na sabihin mo magkahiwalay ka, hindi ka naman din pa pwede mag-asawa. Pangalawa, may mga anak ka na may responsibility ka na, hindi ko alam kung ilang taon siya, baka mga bata pa yan. So, paano mo sasabihin sa kanila na yung ganitong klaseng sitwasyon, mauunawaan na ba nila? Huwag mo consider yung advice, ha? Hindi advice ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung mga options mo. Ano ang mangyayari sa'yo? Ayun. Anong mangyayari sa mga bata? Mm-hmm. Anong mangyayari kung talagang sabihin mo tuluyan na ito na mawawala? Leonora? Sir? Wala ka na bang kahit konting pagtingin lang ng kay David na baka sakaling bumalik ka? May ganun naman, sir. Ah, may ganun naman pala. Eh. Baka dahil sa konti na yan, baka madaling konti ng konti, baka may dadagdagan. Hindi ko po alam. Sampahan mo ng kaso si Kapitan, okay? Aakusahan mo ngayon si Leonor, yung misis mo, na kulasisi ni Kapitan.
Ngayon, ang testigo mo naman, ang misis ni Kapitan, kung ang misis ni Kapitan nahuli ang pag-uusap ni Mister at nitong si misis mo, no, ngayon, opo, sasampahan mo ng kaso si misis din. Opo. For infidelity, or sinasabi mo, adultery, kung meron kang ebidensya. Pinatawad na po nung misis ng Kapitan. O diligtas si Kapitan, pinatawad ni misis ni Kapitan, si Kapitan, so hindi mo siya pwedeng gawing testigo. Naiwan ka sa ere ngayon. Nawalan ka lang ng testigo, nawalan ka pa ng misis. Bigat na lang po bahala sa kanila, sir. O di, ganun nga lang siguro. Maraming salamat po, sir. O walang anuman. Anytime, pwede ka pa rin tumawag sa amin just in case nagbagong isip mo, okay? Ikaw, Leonora, nandiyan ka pa? Nandito pa po, sir. Anytime pag nagbagong isip mo, andiyan naman si Dr. Camille. Mag-isip-isip ka rin, magmuni-muni ka. Maghanap ka muna ng trabaho, Leonora. Para buhayin mo ang sarili mo, pakita mo kay David na kaya mong buhayin sarili mo, hindi ka nalalaitin ito. Tapos pumunta ka ng korte, humingi ka ng custodia rin dahil kay nanay. Naintindihan mo ba ako? Yes po, sir. David, maghahanap siya ng trabaho. Wala pong problema, sir. O, pag nakapaghanap siya ng trabaho, hindi mo siya pwedeng pagkakait ng makitang anak mo. Ang hukom magsasabi kung anong karapatan niya bilang nanay, karapatan mo. Okay? Sige po, sir. Kung sakaling medyo pupunta ka na sa counseling, eh, maganda-ganda yun, baka magbago. Ito naman si Leonora, sakaling kung gusto niya magpa-counsel kay Dr. Camille, tapos, which way? Legal o anumang bagay? Walang talo rito. Pero sigurado may iiyak sa inyo. Ikaw yun, David. Higit sa sumbungan, imbestigahan, pati ba naman ang isyo mga asawang kakagulo-gulo? Yung nagbabangayan, sila rin ang magiging susi, solusyon sa kanilang problema. Ito ang pambansang sumbungan, Bitag.